Kuya, kayo may tanong ako. Kapag may handaan ng mga Pinoy, asahan mo ang lulutuin niyan? Kay Rami, for sure. Batya-batya nga eh kung minsan ang tawag. Alam mo, nung bata ako sa San Andres, ginagawa yun. At saka mga specialist, mga chef na gumagawa niyan. Patuloy lang pa kung gaano natin kamahal ang pagkain. Pero sa Pampanga, walang handaan pero bubungad ang batya-batyang sarap ng isang karinderya. Wow! Nasa 20 putahe nga raw. Wow. Kada araw ha. Ang dami ang niluluto para sa mga suki nila. At yan ang kwentong inalam ni Susan Enriquez. Kapag may selebrasyon, tiyak na may handaan. Kadalasan, buong barangay pa ang iniimbitahan. Kaya sa kusina, sa halip na kaserola, ang mga handa nasa batya. Pero ngayon, di na lang ito ginagamit kapag may okasyon. Dahil sa tinaguri ang culinary capital of the Philippines na Pampanga, araw-araw nakabatya ang ulam sa karinderya. Umaga pa lang ay handa na ang batya ni Emilia, pero hindi para maglaba, kundi para magluto ng 20 putahe sa kusina. Since 1989, hindi po ako ang nagluluto noon ng nanay ko. Hanggang unti-unti na siyang nalalaman ng mga tao. Alas 2 po, nag-start na kami magluto at may luto na po tayo ng 6 o'clock para sa mga gustong bumili na. Mga bandang 10:30, kumpleto na po lahat noon. 25 pesos per order ng gulay natin. Beef natin, 80 pesos. Yung pork, 70. Yung sisig, 75. Siguradong manlalaki ang iyong mga mata dahil kada batya may lapad na 26 na pulgada o kasing laki ng gulong ng pampasaherong jeep. Meron akong ginagamit na alanganin na batya. Sinubukan ko doon lagay doon yung tatlong palanggana. Kasi pala pwede pala rito ilagay. Nung araw na yun, pagkatapos ko magtinda, bumili ako ng ganong batya. Ipasisilip sa atin ni Emilia kung paano niya niluluto ang batya-batyang putahe araw-araw. Umpisahan na yan sa classic Kapampangan dish na sisig. Usual na ginagamit sa sisig, ganun din po yun sa amin. Kaya lang, pagkaiba niya, sinusutay namin. Yun, may atay na po siya. Dahil take out lang mabibili ang mga luto ni Emilia, eto na ang kanya mga suki. Eh, kumusta naman kaya ang lasa ng kanilang mga na-take out? Malutong. Masarap siya. Sakto yung tamis, yung anghang. Manyaman. Hindi lang tayo happy, Tami. Dapat alam mo na bago dumating ang mga Kastila, ay may batya na sa Pilipinas. Ang mga ito ay yari sa kahoy. Ibig sabihin nito na ang mga Pilipino mas tinitignan yung functional value ng mga bagay-bagay. Yung paggamit ng batya bilang lalagyan ng pagkain, medyo recent lamang. Ito yung panahon na lamang na merong mga karinderya sa mga karsada kung saan maramihan ang bumibili. Pero sa ngayon kasi siguro mula nung mga 1970s na nauuso na yung hindi nagluluto sa bahay, bibili na lang ng pagkain sa labas. Ano man ang okasyon, maliit man o malaki ang selebrasyon, pinakamasarap pa rin kasalo ay ang ating pamilya.